Hello guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay handa ng yumaman? Alam nyo po ba kung anong stone na pinakamaganda na meron po tayo kung kayo po ay gustong yumaman? Ay ito po ay dapat ay meron tayo lagi na daladala or kaya po meron tayong ginagawa na para kapitan tayo ng swerte at ma-wash out ang mga negatibo. At para instead na negative ay tayo po ay unti-unti pong suswerte hanggang sa totally tayo ay yumaman. Ngayon, alam nyo po ba kung anong stone po ito na mainam na ilalagay rin natin sa ilalim ng ating kama, maging sa ilalim ng ating uunan, or kaya ay sa may ulunan po natin kung meron kayong headboard sa inyo pong higaan. Ito po ay isa sa mga pinakamaganda na stone kung gusto nyo na kayo po ay yumaman. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind. Special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Alam niyo po ba mga bossing na bawat stone ay may kanya-kanyang kahulugan? Ngayon, kagaya nito, gusto niyo po bang yumaman? Kayo po ba eh ready na yumaman? Kasi meron akong bossing na sabi niya eh, naku, ayoko yumaman at baka daw siya hindi makatulog. Naku, tunay naman at marami na akong mga kakilala na sa una daw po, yung talagang nagmula sa hirap at yumaman, ay talagang hindi daw sila makapaniwala at hindi sila makatulog. Pero sa una lamang, ngayon ay ini-enjoy na nila ang kanilang buhay. Yan. Lihat, napakasarap po ng ganyan. No? Kailan kaya natin makakamit yung ganyan? As in totally na mayaman talaga. Kayo po ba'y naghahangad ng ganyan? At alam nyo po ba ang stone na magpapayaman or kaya po eh, ano ang mga dapat gawin para ikaw daw ay kapitan ng swerte at ikaw ay yumaman. Ngayon, ito po. Basta ito po ay para lamang sa mga taong naniniwala. Pero kung hindi kayo naniniwala, huwag nyo itong tatangkain gawin at huwag nyo pong tatangkain bilhin. Ito po ay mabibili ninyo sa may Binondo. Ngayon, marami akong mga bossing na nag-aas ng ganon. Kung pwede daw eh, mabigyan sila ng ganyan, ganito. Ay gusto ko po talaga. Kaya lang, hindi po ako makabalik doon. Alam nyo naman, yung mga balibalita, nakakatakot at dyan ay pugad ng mga ano, di ba? Sa mga mahirap na. Kaya, kumbaga eh, saka na lamang. Talaga ako ipupunta po talaga dyan at marami po akong mga suki dyan. At, dahil nga ako ay naniniwala sa mga stone, kaya kumbaga eh, maghanap muna kayo sa mga mall na lamang. Sa mga mall. Marami po mga ano dyan, nagtitinda ng mga pampaswerte. Yun, maghanap po kayo doon. Ang kailangan po natin ay citrine na bato. Yan. Ito pong citrine na bato ay nako. Ito po ay kung gusto nyong yumaman ay isa po ito sa mga katulong sa inyo na dapat ay meron po kayo. Kagaya po doon sa mga pinuntahan namin nung huli namin punta sa may Binondo. Ngayon, ito pong citrine ang ginagawa lamang po dito para po kapitan daw kayo ng swerte at ma-wash out lahat ang mga negative, ay bumili po kayo ng maliit lamang na citrine. At pagkatapos, pakulang nyo po to sa ano ha, kasi ginagawa lang nila, ini-sterilize lang. Halimbawa, lalagyan lang yung kanilang, parang tubigan po siya, pero merong citrine na bato sa pinakailalim. Ngayon, hindi siya natatanggal doon. Parang ibinababad lamang po nila ito sa mainit na tubig. Ayan. Pagkatapos yun, okay na po yun. I-shake-shake lang ng ganyan, pwede na. Tapos itatapon yung ano, panghugas daw po yun. Pero para sa akin, bumili ka na lamang na maliit na citrine. Or kaya, hindi naman yung sobrang liit at baka yun ay malunok ninyo. Yung tipo na medyo malaki-laki naman, tapos hugasan mo siyang mabuti, tapos ilaga nyo po siya. So, unang laga, itapon, tapos sa pangasumunod. Kasi yung tunay na citrine, hindi po yan, bagamat nagpipaded po yan, parang namumuti siya, pero hindi siya totally na ano, yung tunay na citrine. At saka hindi siya coated, hindi siya binalutan lamang, yun ang tunay na citrine. Kaya kukutkutin nyo po siyang ganyan, kung ito'y nakutkut po ninyo at parang may nakadikit lamang, natanggal yung dikit, ay coated lamang po yun. Pero yung tipo na kahit kutkutin yung ganyan, ay talagang hanggang doon po siya sa loob, ay citrine po talaga yan. Ngayon, pakuluan nyo po siya. Pagtapos unang kulo, itapon muna. Or kaya itapon nyo sa may main door po ninyo, doon nyo po siya itapon. Pagta sumunod, pakuluan nyo po muli. Pagtapos, pagka napakuluan nyo siya, itapon nyo mas sa may harapan ng inyong tahanan. Tapos yung stone na yan, ibabad nyo po yan sa malamig na tubig. Ilagay nyo po yan sa malamig. Tapos iinumin nyo po yan para ma-wash out daw lahat ang mga negative. Higit sa lahat, kung ikaw na lang eh, parang hirap at hirap na rin din ang nararanasan, gawin nyo po yan. Iinumin nyo yung tubig pero hindi
nyo yung bato, ha? Hindi po kayo magigindar na mga bossing charot. Hindi po. Basta, kukunin nyo yung sa bato at baka malunok nyo. Tapos, yung tubig na ito ay, or kaya sa pichel, sumaling kayo ng isang basong tubig, tapos inumin nyo po ito tuwing umaga daw. Yung malamig na tubig na nandoon yung ano, yun daw po ay magdadala ng swerte sa inyo kung gusto nyo daw pong yumaman. At ito pa, halimbawa, dalawa ang nabili nyong citrine. Pwede nyo po itong ano ha, bukod-budo sa pagpapainom, pwede nyo po itong ilagay sa ilalim ng inyong unan. Para kayo daw po ay parang habang kayo natutulog, magkakaroon kayo ng katahimikan ng isipan. Para pagising ninyo, makakapag-isip po kayo ng tama. Makakapag-desisyon or ano man po inyong mga paplanuhin ay magiging tama dahil kayo ay nagkaroon ng masarap na tulog at kayo po ay kakapitan ng swerte. Pwede rin po ito sa ilalim ng inyong kama. At kung kayo may headboard, doon po siya. Basta nandun lang sa malapit sa inyo. Ano, pwede rin po, kung halimbawa, wala kang kama, kagaya ng ilang kumbosing. Wala silang kama, walang kakayahan na, ano, kasi kutsun lamang. Pwede sa ilalim ng unan. Ngayon, kung ayaw mo, pwede po ito sa likod ng pintuan po ninyo ng inyong kwarto. Yan, pwede po yan. Yan po ay isa sa mga pinakamabisang stone, citrine, ha? Ganyan po ang kulay niyan. Sabihin nyo lamang citrine. Ngayon, ang spelling po niya, C-I-T-R-I-N-E, citrine. Ayan. Tanong nyo po sa nagtitinda doon sa mga Chinese store kung anong bato nila na citrine. At yan po ay kulay dilaw na ganyan, na manginang-nginang, or kaya po ay may mga malilit iba-iba po to. Parang meron akong amethyst, meron akong ganito na ganitong size. Eh, kaya lamang ay nahingi. Kaya hindi naman makatanggi. O sige, binigay ko na. Yung may ganito, citrine din. Pero kasi ito, amethyst to. Ayan, yung mga gantong kalaki, ito ang mainam na pakuluan. Tapos yung iinom, aalisin mo siya sa pitcher. O kaya sa pitcher siya, sagalin nyo lamang sa baso yung tubig, tapos inumin nyo. Para kapitan daw kayo ng swerte. At mataboy lahat ang mga negatibo at kung ano man ang mga pangarap ninyo na tungkol po sa pera at or kaya ay lagi kayong iaadyasan, mapapaigi kayo tungkol sa pera para kayo ay maging mayaman. Ito po ay isa sa mga pinakamaganda na meron po tayo sa atin. Ako naman nilalagay ko po to sa ilalim ng aming kama habang kami natutulog. Or kaya meron din po kasi akong ganito sa may kwarto po namin at saka amethyst. Amethyst para sa mga stress ko, ikaw ay laging pagod. Kaya mainam po na meron po kayong mga ganyan dahil ito po ay napakabisa na pang-control sa mga negatibo. At kung gusto nyo po, depende-depende, level-level po sila. Ito naman ay magpapayaman po sa inyo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!